Hi guys. Yes. Hello, hello, hello. Hello kayong lahat. Kumusta naman kayo dyan? Kung saan man kayo sa sulok ng mundo ngayon? Kumusta kayo at mag-ingat lagi? O kung saan man kayo na bansa ngayon? Naku, dito guys sa Moscow, marami na namang virus. Marami pa ring virus talaga. Ang dami ngayong nagpapabaksin. Ako hindi pa ako nagpabaksin, guys. Kayo, sino ba nagpabaksin na sa inyo? Natatakot kasi ako guys, alam niyo yan, natatakot ako magpabaksin kasi kung ano mangyari, ewan ko, kasi may nangyari na dito na nagpabaksin tapos nilagnat, ewan ko kung mayroon ba siyang ibang sakit, basta nilagnat lang daw pagkatapos siya na magpabaksin ng Sputnik, ano ba yung Sputnik ba yun, tapos ano, ayun, namatay, kawawa naman. This month o from June ata, tatlo o dalawa ang namatay. Ay, nakakalungkot guys. Ano sa inyo kung sino dyan magpabaksin, siguraduin lang na maging healthy muna siguro bago magpabaksin. Ano? Sa akin talaga takot ako. Ewan ko ba kung necessary na talaga na magpabaksin, baka. Sa ngayon kasi okay naman dito sa ng Russia, kung sino lang naman ang may gusto at na magpabaksin, ayun, magpabaksin, pero yung hindi, okay lang din kasi hindi pa naman compulsory na magpabaksin kami dito lahat. Ayan, kasi siguraduin lang talaga na magpabaksin na maging healthy, na walang complication, di ba? Kasi syempre yung antibodies natin, hindi natin alam din. Kaya guys, mag-ingat every day, di ba? Today wala talaga akong content na mas i-share talaga. Ito lang yung kung ano yung weather namin ngayon dito. Yun lang yung weather. Tsaka ito, nagkamusta sa inyong lahat? Yes. This time pala guys, nag-aaral pala ako ng Russian language. Yung nagtuturo sa akin yung nurse ni lolo, ganun, ni grandpa. Ay, nakakaano guys, alam mo yun, yung mahirap magpo-pronounce ng ano nila, yung alphabet nila. Ayun, everyday nag-aano kami ng mga words, ganun, kung ano yung conversation ng kaya namilipit na naman yung aking dila, at saka ewan ko, maybe in kasi ngayon nag-eacher sa talaga ako dito sa Russia, pero talagang parang hindi ako interesado na matuto ng Russian, parang ganun, kasi namimilipit yung bunganga. Ito lang kasi nandito ko sa mga matatanda, alam nyo guys, yan si grandpa, retired sundalo na yan noong kasi 88 na siya, 88 years old. Ano yung mga war pa noon, parang ganun. Na siya, na-retire. So, kumbaga, yan siya, lolo ng amo ko, si Miss Jane. Tapos si grandma, yung nanay niya, kasi yung dalawa, yung grandpa na tatay wala. Tapos yung grandma na lola ni Bossing, wala na rin. Tapos, alam nyo guys, ang laki-laki ng bahay, pero sila lang dalawa dito nakatira, alam mo. Mahirap din kasi matatanda na sila, mahirap mag-communication, na hindi din nila alam na mag-English, ganun. Kahit si grandma is a doctor, doctor siya. Pero wala, yung alam mo, mabilang lang ata siguro sa kamay kung ano yung alam niya na English. Tapos itong si nurse Dila, marunong naman siya konti, pero Uzbekistan, nationality niya is Uzbekistan, pero matagal na rin sila dito sa Russia na tumira, kaya marunong siya mag-Russian, kaya siya ang sige na turuan ako ayun guys, kumbaga ayun lang talaga ako na interesado na talagang gusto ko rin matuto mag Russian, kasi nandito ako lagi sa mga matatanda, sila kasi kahit kumbaga professional sila, or kung hindi lang naman sila nakapag-aral sa ibang country kagaya sa US or sa UK,
So, talagang hindi sila marunong magano, mag-English, ano. Very poor sila sa English dito, guys. Kahit gaano ka taas yung position nila or degree nila, eh hindi sila maano sa English. Kagaya ng aking bossing, so syempre lagi silang nasa ibang country. So, kagaya sa US at saka sa UK, so talagang ma-fluent sila sa English. Hindi kagaya nitong aking mga matatanda. So, yung papa ng ano ng aking boss na si Miss Jane, yun, marunong yun siya mag-English kasi lagi na sa ibang country kasi siyempre businessman siya. So, ano, marunong siya mag-English. Kaya, pag nandito siya, so, maano kami sa communication. Eh, kaso wala siya dito. Hindi siya dito sa, ano, sa Russia nag-stay, ano. So, hindi kami lagi nakikita at hindi ko siya makakasama dito sa bahay. Itong dalawang matatanda lang ang makakasama ko. So, mabuti naman at mayroong nurse, si grandpa. So, siyang nagtsaga sa akin, guys, na turuan ako mag-English. Alam niyo ba yun? Sinulat niya talaga yung alphabet ng, ano, ng Russian. So, medyo may natutunan din ako. Hindi kagaya sa nakakasama ko sila ni George at ni Julia, talagang wala din silang patience sa akin na magturo ng Russian, alam mo, kasi mas fluent pa sila mag-English eh. Si Julia, alam nyo, may tutor yan sa Russian kasi parang kumbaga ano talaga siya sa English, kaya mahina siya sa Russian, kung ano ba, sa mga communication or sa subject niya na Russian, alam mo, may ano talaga siya, may tutor. Kaya so ngayon, mayroon na din akong natutunan na ano, na Russian na... Kaya siguro, guys, kung lagi ko siya makakasama dito, sila grandma, at magtatagal ako dito, so matutunan talaga ako mag-Russian. Kagaya din sa ano, sa Hong Kong, 8 years din ako doon, guys, pero ay nako, ilang piraso lang din natutunan ko na ano, na Cantonese, kasi eh minsan lang naman na ma-communicate mo yung mga matatanda, eh siyempre yung boss mo is English speaking, and then yung naging alaga mo is always English naman kayo, eh paano ka matuto, di ba, guys? Pero kung may mga matatanda at araw-araw, every time na mag-communicate kayo, mag-uusap kayo, so diyan ka talaga matuto, di ba? O sa inyo. Ako, ano eh, slow learner ako eh, sa mga ganyan na ano, kasi namimilipit yung aking dila sa pag ano, sa pag sasalita, ganun. Kaya mahirap din. Pero actually, guys, 'di ba? Kahit sa inyo, kahit hindi kayo nag-aaral, eh kung lagi lang naman ninyo na araw-araw 'yun ang salita na bumubungad sa inyo na hindi English. So, 'di ba? Matuto ka rin, 'di ba? Magiging ano ka rin, kasi every time na marinig mo sa kanya na 'yun ang salita na 'yun. So, syempre matuto ka rin. Eh, sa akin dito, eh, puro English. Eh, paano ako matuto? Eh, siguro ngayon, baka mayroon na rin akong matutunan na more. Kasi si Arnold, hindi pa talaga siya fluent sa English. Kasi yung naging nanny niya from since birth niya until now, nag-5 years old siya, is Ukrainian. So, siyempre, Russian word siya, Paruski. So, hindi siya na ano sa English. So, mag-English lang siya if nasa school. So, hindi talaga ano na every communication niya is English, diba? So, hindi siya. Kaya sometimes sabi niya sa akin, Rosie, can I speak Russian? Oh, I'm sorry, Arnold. I can't understand. Or, I can't understand but only a little. So, ganun ang sinasabi ko sa kanya. Kasi, kuminsan hindi niya ma-explain sa English. Ganun. So, guys, I'm happy to share something to you this time, yeah. So guys, na-enjoy ba kayo sa aking kwento ngayon? Sana lang, guys, ano, may na ano din kayo, may mga may i-share din kayo na about experience niyo about sa inilang beach kahit hindi tayo nag-aaral. So, ito lang, guys, maybe ang content ko ngayon, ano, yung I want to learn Russian words or Russian language, kaya ganun. Saka sa weather natin ngayon dito sa Moscow. Thank you, guys, for watching this video. So, sana naging interesting kayo dito sa video ko na to, kasi pa-chat-chat lang to eh. Nagkikwento lang ako, di ba? Eh, wala akong ma-video na luto ngayon, guys, kasi mahirap talaga yung mga matanda yung makakasama mo, kasi kahit about sa food, eh, nakakaiba talaga.
Nakakaiba talaga kasi puro soft lang. Kaya yun, porridge sa maga or sa gabi, magpo-porridge. Pero okay na rin. Kaya yun, diet-diet. Kasi dito hindi rin sila nagkakumakain ng ano, ng rice kagaya natin. Yung kinakain namin dito, yung parang isang ganyan lang, isang ganyan. Yung may, simpre may meat na ganyan lang, parang gano'n. Tapos, potato or ano ba, basta puti, mas potato or fried potato, yun lang, or gritchka. Yung gritchka is bakwit, yan, gano'n. Tapos may meat, yan. Tapos nagsasalad kami, gano'n. Gano'n na, tsaka yung dessert namin, yan ang ginagawa kong, ano, banana bread always, tsaka kung anong mga something sweet lang, yun ang aming ano dessert, yun lang everyday. Oh, sa morning, yung kinakain is sa akin, sometimes boiled egg or fried egg, tapos isang bread, tapos talagang yogurt talaga, tsaka coffee, ganun, everyday talaga may yogurt. Ako wala pala kaming yogurt is ano, cow cheese. I know, no, goat cheese, yeah.